Hello mga kasikyo, hello mga kagwadya, welcome to my YouTube channel. Ngayong araw, magluluto po ako ng piko, suman. Ito, ang simpleng sangkap ng pagbibiko o pagluluto ng suman. Dalawang kilong malangkin saka isang kilong sugar o asukal, tapos tatlong piraso ng gata. So, ganoon lang kasimple yung kanyang ingredient. Ito kami. Ayan yung suman, yung malagkit, tapos yung asukal, saka yung gata, and then tapos first step, boom, ayun, lalagay natin tong gata sa kawali. So, ito lang, ganito lang siya, tapos hayaan lang natin siyang kumulo. Kuluin hanggang sa mag-mantika siya. A few inches later. Ito na yung gata kanina na nilagay natin. Naluto na siya. Mabas na yung kanyang mantika. Ayan. Nagiging fry na yung kanyang latik. Latik kung tatawagin. Ayan. So, ang matitira dyan po, guys, ay yung kanyang coconut oil. Ayan, yung kanyang mantika lang. Mantika sa gata. So, itong nasa ibabaw, itong lumulutang, tatanggalin po natin ito, at ito yung ating ilalagay sa taas bilang kanyang toppings. So, ayan. Suka mo dito. So, tatanggalin na natin yung kanyang latik. Kala ko dalawa lang eh. A few moments later. Guys, tanggal na natin yung kanyang tawag nito? Latik. Latik. Yan. Sunod po natin ilalagay ay yung sugar. Yan, ibubuhos natin sa mantika. Tutunawin natin to hanggang matunaw, saka natin ilalagay yung malagkit. So, kanhati lang nito. Ayan, dami. So, ang pagtutunaw nito, guys, ay nilalagyan ng kunting tubig para matunaw yung sukal. Ayan, sugar po yan, guys. So, ang pagluluto po ng biko ay kanya-kanya pong proseso. So, ito pong ating natutunan ay kuha ko po ito sa nanay ko. Ito po yung nanay ko magluto ng suman. So, kanya-kanya pong diskarte ang pagluto ng suman. Para matunaw yung sugar, lalagyan natin siya ng 1 cup na
isang basong tubig. Yan po yung pangpatunaw ng kanyang sukal. Two hours later. Natunaw na yung kanyang asukal. Yan. Sunod natin ilalagay dyan yung kanyang yung malagkit na sinaing. Yan. Kailangan lang natin tunawin ng ito yung sugar para hindi siya mamuo. Yan. Meron talaga oh. Yun. Ilalagay na natin yung malagkit. Yan. Yan. Yung malagkit na sinasin. Diba? Ganun kahirap gumawa ng ano. Matapos nating malagay ito, haluin natin siya ng maayos. Malapit na itong mayari. Sunod natin dito ng banat ay kailangan mahalo siya ng maayos. Ganyan yung suman ng probinsya. Ganyan. Simpleng pagsusuman. Ayan. Tapos atras ka doon. Ayan, pagkatapos itong mahalo, kunting minuto lang, luto na to. One eternity later. So, mga ka-gwardya, mga kasikyo, ito na po yung final. Wow! I never thought of it that way! That's really something! Ang suman. Last natin ilalagay yung kanyang latik. Ito. Ito yung tinatoppings sa itaas. Tapos, yan, parang pinaka-design niya yan. Pero masarap ito. Ito yung pina-anuhan natin kanina sa gata. Yung lumutang mula sa coconut oil. Yan. Yan yung pinaka-final niya, mga ka-gwardya. Yung kanyang latik. Yung toppings ito, bawat isa, ayan, isang kutsara, isang kutsara, isa, ayan. Lame kayo! Toppings. Actually mga kasikyo, nagawa ko po ito during rest day. Ito nga niluto ko ay order ko ito ng mga kasamahan ko sa trabaho. Yeah, so, hindi po ako nagluluto na walang order.
kasi sayang po yung pagod. So ito po yung extra income ko tuwing rest day. Pagka nag-leave ako, wala kami, wala akong pasok. So ito po yung ginagawa ko, papa-order ako. So itong nakikita nyo guys na nakalatag dito is worth 220 ang nagastos lahat 220 pesos ang nakalatag sa lamisa. Itong malaki 250 dito, bawi na ang capital dito. Ito tubo ko na to, 50 pesos per isang piraso nito. Itong ganito, 50 pesos. Ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5. Meron na akong 250 na tubo. So, ito pangkain ko. Kunti lang yung natira sa akin. Na, di ba? So, guys, kung nagustuhan nyo po yung video ko, huwag nyo pong kalimutang i-share, i-like, at i-subscribe ang aking YouTube channel para updated po kayo sa aking gagawing susunod na video. Huwag niyo pong kalimutang pindutin ang bell button para maging updated po kayo sa mga susunod kong video. Maraming salamat mga kasikyo, mga kagwardya. Thank you very much.